Next, we have Mac Richard Paglikawan of Lionheart TV. Ay, ano pa ba? Ayan. Yes. Hello, good afternoon. Thank you, Jin Kylie. Ayan. For the cast, syempre, maraming naghahanap lagi ng challenge. So, mm-hmm. parang natural na rin na naghahanap din ng mga viewers ng something yun. For the actors, laging parang hinikita nila yung mga previous nilang nagawa. So, kayo ba girls, paano ninyo ina-outdo yung mga sarili niyo as artist? Kasi syempre, okay, sa last movie, nagpakita na kayo ng skin. Syempre, kami naman mga viewers, di naman syempre namin ina-expect magpapakita kayo ng mga ng buto, syempre, kasi napakita nyo ng skin. So, paano ninyo ginagawang challenge yung mga projects ninyo? Paano nyo ina-outdo yung sarili niyo? Paano nyo rin parang kinoconvince yung sarili niya na this is, I'm much better from here to here. Ganyan. Okay, I'll answer first. And that's actually the goal every time. We can't settle naman, di ba, dun kung anong ginawa mo from the last because magsasawa yung tao sa'yo. But sa personality ko din, very competitive ako sa sarili ko na I should do better. As in better, like a lot better than my previous movie or film or series. So, work harder. That's me. Hindi dahil, oh, nag-number one yung last film mo. I'm okay. Okay na ako. Papanoorin ako ulit. I'm not like that. I always think na, hindi okay yung ginawa ko. So, I can push myself. Ganun ako palagi. And I make sure it's not the same character or it's not the same kung sino, kung ano man nakita ko dun sa last or previous work ko. Hindi ako ulit yun. Ibang character, ibang mukha. Alam mo yun, parang hindi yung palagi na lang ganun yung itsura niya. Palagi na lang ganun yung acting niya. Palagi na lang ganun yung ginagawa niya. Palagi na lang siyang pa-tweet thumbs, whatever, pa-sexy. Something different. So this scandalo, I made sure I'm different. So yun po. Cindy? AJ? Yes, ako naman. Siguro every time na may pinupuno sa akin na mali, every time na may kinocomment na, di ba, ang dami kong bashers, ayaw nilang magpa-sexy ako. Every time na nagko-comment sila ng hindi magaganda, parang mas lalo kong gustong i-push yung ginagawa ko. Kunwari, pagpapa-sexy ako ngayon, inaaway ako ng mga tao, ayaw nila. Parang mas lalo kong gustong magpa-sexy. So every time na may ginagawa ako, andyan yung mga bashers, andyan yung mga nakaka-appreciate. Parang mas lalo kong gustong galingan, lalo kong gustong magpa-sexy. Ganun. Okay, AJ? Jamilla? Nakamute tayo. Yeah. Yeah. Sorry. I take it as a challenge, yung every role na dumarating sa akin. So, yun nga, sinabi, katulad na sinabi ni Cindy, para kada next project, makikita nila yung difference from doon sa last project mo and then from yung ngayon. So, makikita talaga na inaral namin yung character, as in, and everything. So, ayun, I'm trying to be, ano pa, pagbutihan yung mga ginagawa ko. Kumbaga parang, ay, pinupush ko talaga din yung sarili ko para kahit na gano'n, nagpapasexy ka, at the end of the day, yung skills mo pa rin yung makikita. Ayun po, thank you. Jamilla, Ayanna? Ayanna? Ayan po. Lagi ko pong china-challenge yung sarili ko na dapat mas realistic siya kaysa doon sa previous ko na projects. Kasi, tawag dito, nung mga previous ko kasi parang hindi pa masyado ganun ka-convincing. So, ayun, lagi kong tinatry yung best ko na maging realistic. And lagi kong tinatanong sa sarili ko, diba? Kunyari, magaling ako dito. So, kailangan mas magaling ka dun sa susunod. Kasi nga, dapat lumilevel up talaga. Hindi pwedeng magstay ka lang doon. Yun. Ayanna, Angela? Ako naman po, every role or every project na natatanggap ko, I take it as a challenge for me.
Kasi iba't ibang role naman yung natatanggap namin. At I'm sure, isa sa goal namin bilang isang artista ay maging versatile actress. So every time na yan nga, may natatanggap akong role, gusto ko pinag-aaralan ko siyang maiki. At I make sure na maging natural yung acting pagdating sa set. Kasi lalo na sa amin, sexy yung mga scenes namin, sexy yung character namin. Malayo talaga sa personality namin na yung character na ginagampanan namin. So very challenging talaga siya for us. Thank you. Ayun, thank you so much. Another question kasi, lahat kayo na launch na, technically nagkaroon ng kanya-kanya mga launching movies. So, matanong ko na lang, ano yung pinaka-memorable na criticism, especially sa inyo as artist, yung acting nyo or mga pinakita nyo within the movie, na from your first movie na parang mas na tinake nyo seriously na hopefully dito sa mga next movies ninyo, hindi na nila makikita and yung mga criticisms, makakapagbigay kayo ng assurance na I'm much better now. Okay. Ang hirap, no? I feel na mababait sa akin yung mga tao. I never heard, you know, so bad na, oh, you are bad in acting. Maybe because I really give my best talaga every time. But of course, sabi ko nga, I'm like the worst na nakikriticize palagi sa sarili ko. So, I don't really, you know, I'm not a social media person. I don't get to, you know, read them kung may mga nang bashman sa akin na sobrang worst about my, you know, about my work, about my acting. I think it's just the kissing scene or the love scenes I did. Yung, syempre, a lot of, you know, haters or bashers, ginajudge ka nila based on sa nakita nila na yun. But, yun lang naman. Ba sa akin naman, I just did that because it's part of my, you know, character. It's part of the story. But I'll make sure the next time they see me, hindi lang yun ulit yung makikita nila. And I hope they get to watch every movie na panood ko na kung di pa nila napapanood yung ibang movies ko. Yun lang naman. And I don't really, you know, listen to other people. Talagang yun sa sarili ko kasi feeling ko mas worse pa nga yung sinasabi ko sa sarili ko kaysa sa mga sinasabi nila sa akin. So, yun. Thank you, Cindy. Jamilla? Yeah. Ano nga po ulit yung question? Sorry po. Syempre na-launch ka na with nagkaroon ka na ng launching movie. Ano yung mga at least sabi na lang natin isang hindi mo makakalimutang criticism doon sa acting mo or sa galaw mo doon sa first movie mo na makakapagbigay ka ng assurance dito sa movie mo na sa series na Iskandalo or sa mga upcoming movies na hindi na nila makikita yung ganong klaseng napansin sa iyo from the very first movie. Opo. Actually po, it's more, ayun, puro positive po kasi narinig ko talaga doon. Actually, hindi rin po ako masyadong nagbabasa ng social media. And thankful naman ako na nagustuhan, maganda naman po yung feedback ng first movie. So, ayun nga, katulad ng sinabi ni Cindy, mas ako yun, mas inaano ko yung kalaban ko yung sarili ko, mas ako yung nag-aapi ng sarili ko. So, parang nakukulangan. Ako yung mas nakukulangan. So, sa mga next project, kung ano yung mga na-notice ko na dapat ko pong baguhin, yun po, I'm trying to work it out. Ayan. Thank you po. Thank you, Jamilla. Angela? Ako naman po, mahilig kasi ako magbasa talaga ng reviews, comments online, lalo na yung mga movies ko na nagawa. Siguro yung pinaka-worst, I don't know if it's a criticism, pero may nabasa ako, wala daw emotion yung acting. And then, ginawa ko, pinanood ko ulit yung movie. Okay, baka dito sa part na to, walang emotion. Kasi wala naman talagang emotion yung character na baka hindi lang naiintindihan talaga yung movie, sabi kong ganun. Pero, I'll make sure next time, sige,
lalagyan ko na ng emotion. Ayun. Thank you. Natawa lang ako, sorry. Thank you, Angela. Ayanna? Actually, totoo yun. May mga nababasa din ako sa online na ganun eh. Dun sa first movie ko. Sabi nila parang school project daw yung yung movie. Pero hindi naman ako nagpapa-affect kasi I take it as constructive criticisms kasi nga pinapanood ko yung sarili ko dahil dun sa comments nila. At saka before pa nila kami ma-bash, alam na namin sa sarili namin kung ano yung mga imperfections namin. So, mas kilala namin yung sarili namin. Thank you, Ayanna. AJ? Yes, dami kong nababasa na yung magagandang comment. Pero, ang pinakamalala siguro yung sinabihan ako ng kahihiyan of the family daw, sabi ng isa. So, yung sinabi niya na yon, hindi ako naapektuhan na nasaktan ako, na parang magiging down ako. Ang ginawa ko na lang, mas lalo kong pinush yung trabaho ko, yung pagpapasexy, yung acting, inaral ko, nagtanong-tanong ako. And then, umabot na ako sa ganito, marami na rin tao nakakilala sa akin. Natutuwa sa akin yung family ko ngayon. Parang every time na may event kami, proud sila sa akin na nandun ako, papapicture sa amin yung mga kamag-anak, yung mga kaibigan na dala nila. So, parang nabasag yung comment ng isang hater na kahihiyan of the family. So, sabi ko nga kanina, every time na may nababasa akong hate comments, mas lalo kong gustong pag-aralan yung ginagawa ko para mabasag yung mga sinasabi nilang hindi magaganda. Ayan. Personal naman kasi AJ yun. Hindi naman nandun. This is it. Ayun, thank you so much. Jean Kylie, salamat. Congratulations sa Iskandalo. Thank you po. Thank you very much. Mag-Richard Paglikawan of Lionheart TV. Up next, we have Neil Ramos of Tempo. Hello po. Hello, magandang hapon. Yeah. Hello. Hi. Hi. Hello po. Oh yeah, hi girls. Hi Jean. First question ko. Natutuwa. Babalikan ko lang yung kanina sinabi kasi pantasya nga ng bayan, no. I'm glad to hear na lahat kayo nag-agree. Okay lang sa inyo, no. And it comes with the territory na kapag kayo pantasya ng bayan at mga fans niyo yung papantasya rin ng idea na ma-meet kayo, makilala kayo, maging girlfriend kayo. Ngayon, tanong nila is tanong namin, anong gagawin namin para mapansin nyo kami? Do we have to do something special? Alam mo yan. Okay, I'll answer first. I get to notice someone who's very, you know, honest. Okay. Hindi pagwapo, hindi yung payabang, hindi yung poporma. Hindi ko maintindihan, but maybe the way someone talk, yung very honest, pero like may command na kahit nakatalikod ka, haharapin mo talaga. Because there's something, you know, different about that person. Ang daming pretentious sa mundo. Nag-uusap nga kami ng mga kaibigan ko, you know, lady. It's so hard to find, you know, hindi lang naman to sa lalaki, siguro yung mga lalaki ganito rin yung tingin. Ang hirap manap ngayon ng decenteng lalaki na may trabaho, na gustong magtrabaho, na hindi tambay, na may pangarap. I'm not sure why, because I know a lot na, you know, they wake up in the morning and they do the same thing. Of course, I have a lot of friends. It's very hardworking then. But I just know few. I know more than, you know, yung mga sabay lang sa agos. Ito yung araw ko. Maghihintay ako ng milagro. You know, I want someone who's very determined. Yung walang keme, yung ayoko naman kasi makamit lang na dahil alam mo yun, pinilit. Gusto ko lang ma-meet tong someone na to. If ever I meet, you know, someone very, very soon. Kahit saan pa yan, mapadaan lang ako. I think manonotice ko siya dahil, you know, sa command pa lang. Gusto ko talaga. Driven. Yes. Yeah. Driven. Very honest daw. Kahit na napakasungit niyan, alam mo yun, napaka whatever. I want that. Ayoko yung liligawan ka na napakabait and hindi naman pala mabait. I want to know the truth. I want to know who you are, what you do, what's your plan. So, I want an answer.
Okay, ayaw ni Cindy ng mga hunyango. Ikaw na. Yeah. Okay, how about the others? Ayanna? Ayanna? Ano daw, yeah. Ano daw gagawin ng isang fan para mapansin mo, Ayanna? Hmm. Ako po kasi ayoko din ng ano, ng tinatanong kung ano yung mga kailangan gawin. Gusto ko yung totoo lang, tapos, di ba, kung mapapansin mo, mapapansin mo. Pero kung hindi, hindi talaga yun. Ayoko po ng tinatanong kasi kahit ako, hindi ko din naman alam kung ano yung magugustuhan kong personality dun sa isang tao. Yun po. Thank you, Ayanna. Jamilla? Yeah. Para mapansin, para ma-notice ko siya, ano okay. Kailangan gawin? Yes, ma'am. Well, just, hello po. Just tell me something na, I don't know. Ganun. Parang blow my mind. Ganun. Mas napapansin ko yun. Yung parang, ewan ko, hindi naman siguro nerd, hindi naman siguro yun yung hanap ko, but, more on so na-attract ako sa matalino. Yeah. Hindi yung talino ng libro but more on yung basta yung anihin niya, gusto surprise niya ako, ganun. May lalim ika nga. Yes, yung ganun. Yeah. Thank you, Jamilla. Jamilla, Angela. Ako naman po, para mapansin ko yung isang fan or yung isang tao, approach me. Sige, papansinin kita. And then, siguro magugustuhan ko if ever na magpansinan kami, ganun, magkaroon kami ng conversation, siguro yung may sense of humor. Yun, yung may sense kausap, yung hindi mo ako babastusin, we will respect each other. Ayan, I'm game with anything, basta huwag mo akong babastusin at re-respetuhin mo ako. Thank you. Great answers, guys. Amazing. Yes, siguro ako mas napapansin ko yung mga taong hindi nagpapapansin. Mas na ano ko sila, mas appreciate ko sila na parang nagpapakatotoo lang sila sa sarili nila. Parang kunwari, kami ni Sean, sa Nerissa, first meet namin, tahimik lang siya. Sobrang tahimik lang ni Sean nung first day namin. Napansin ko siya, nilapitan ko siya. Ako yung unang beses na nag-open ng conversation. Yan, mas napapansin ko yung mga taong hindi nagpapapansin. Hindi nice, nagpapansin. Nice to know, yeah. Anyway, everybody answered na, no? Yes, po. Yeah, opo. Next question ko, nabanggit niyo na rin kasi kanina yung mga man crushes niyo, no? Yung mga maari niyo, yung pantasya niyo rin. Tapos, may segment din tayo sa population natin. Ang gusto marinig din kung sino naman pantasya niyong babae. Maari niyo makapareha, gusto niyo makapareha. Hollywood ba? Ano ba? Kahit ano ba to? Pwede po local, pwede po Hollywood, yeah. Gusto niyo makapareha ng, you know, like you would want Thor to be paired with you. Okay. Alam mo, makakalimutin talaga ako ng pangalan. But of course, I want the lady from 50 Shades of Grey. Si Dakota. Ah, yeah. Oh. Sobrang simple niya. You know, hindi siya mukhang bastusin. If you look at her, sobrang, ano ba? Sobrang mainhin, di ba? Sobrang simple ng beauty niya. She doesn't even, you know, wear a lot of makeup. Meron pa siyang bangs. Di ba? Parang very nerd pa nga yung itsura niya to me. But sobrang lakas ng dating niya. There's something in her na nag-scream, you know, from inside. And you just hear it, you know. So, gusto ko yung mga ganong babae. Na you don't need, you know, to wear, you know, sexy clothes. Kapal-kapal ang makeup. Hindi ko na maintindihan kung ano pang gustong gawin sa sarili nila para lang mapansin. You know, I just want a small girl. Girl crush ko yung mga ganun eh. Yung simple lang, pero ang class tingnan. I think, yan, yung kay Dakota. She's so class. Kahit naman yung, di ba, 50 Shades of Grey, it's a sexy. Now, I don't see her as, you know, as a sexy star. Class na ako sa kanya. Even yung mga pag-attend niya sa red carpet niya, sobrang simple.
hindi ko siya makita talaga as you know, as a you know, as boat star or kung ano man, kasi yun nga, 'di ba? Pinapakita sa Fifty Shades. Sobrang class niya pa and sobrang simple. Thank you, Cindy. What about the others? Yes. Puro ako dito sa atin. Ang gusto ko talagang makatrabaho, maka-work at makita si Miss Lovey po. Kasi sobrang ganda niya. Tapos napanood ko yung iba niyang films. Ang galing niyang umarte, sobrang galing niyang umarte. Tapos napakaganda magsalita, napaka-class magsalita. Ang talino niya. Parang siya yung gusto kong maka-work dito. Si Miss Lovey po. Thank you, AJ. Thank you. Dala? Ako, maka-partner siguro. Total, gumagawa naman ako ng mga movies or nagkakaroon ako ng role na girl to girl. Yeah. Yung binanggit ko kanina, si Ren, Ren Escanio, if ever. Tapos, sobrang, wala, gusto ka lang. Kasi napanood ko yung mga movies ni Adan, Lulu, yan, mga pinapanood ko sa VIVAMAX’S. Mm-hmm. Siguro, ano, isang babae na I look up to or sobrang nai-inspire ko. Yung tita ko, si Tita Lara Morena. Siya talaga yung inspiration ko sa pag-aartista, sa pag-acting dito sa showbiz. Siya yung dahilan ng lahat kung bakit ko ginagawa to. Thank you. Si Angela, si Mila? Ako siguro si... Gandang-ganda kasi talaga ako kay ano kay P.O. Words Back. So, P.O. Words Back talaga. So, gusto ko siya makatrabaho and na-impact ko sa kanya kasi ang ganda nung story niya. So, ayun, na-inspired ako sa mga ganong klaseng babae. So, ayun. She's my, one of my, ano, idol. So, siya. Thank you. Mela, Ayanna? Ako naman po, pangarap ko talaga maka-work si Miss Alice Dixon since bata pa lang ako. Idol ko na talaga siya. Tapos yun, sana maka-work ko siya someday sa isang project. Okay. Ayanna, yeah. Thank you, ladies. Thank you sa sagot niyo. Thank you, Jean Kylie. Thank you po. That was Neil Ramos of Temple.